sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Ating mga balita. Campaign season ng national candidates official nang nagsimula. Kamelec, may paalala sa mga kandidato. DWIZ! Pilipinas nasa low risk na sa COVID-19 ayon sa Department of Health. DWIZ! Mga OFW maaari na makapasok sa Taiwan simula sa Pebrero 15. DWIZ! Mahigit pisong taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. DWIZ! Balita sa ibayong dagat kasabay ng ikapitong pung taon sa trono, Queen Elizabeth, may napipisil ng bagong reyna. DWIZ! Sa balitang pangkalusugan, malunggay nakatutulong daw para malabanan ang osteoporosis. DWIZ! At sa showbiz balita, si Kylie Jenner, abay nagsilang ng kanyang baby number 2 na kanilang anak na si Travis Scott. DWIZ! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, ako po si Joanna Lu. Ako naman, J. Mark Tagala. IZ! IZ Balita! IZ Balita Nationwide! Nationwide! COVID-19 Update! Nakapagtala ang Pilipinas sa mahigit 6,800 bagong kaso ng COVID-19. Batay sa datos ng Department of Health, nasa 6,835 ang bagong kaso na itala kaya't sumampa na sa 3,616,387 ang kabuuang kaso ng virus. Mula sa nasabing bilang, aabot sa 116,720, 116,720 ang aktibong kaso ng virus sa buong bansa. Nadagdagan naman ng 16,330 ang bilang ng mga bagong gumaling sa sakit kahit pumalo na sa 3,445,129 ang total recoveries. 12 ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi kahit pumalo naman na sa 54,538 ang bilang ng mga namatay sa nasabing virus. Inihayag ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa low risk na ng COVID-19 ang Pilipinas. Ayon kay Duque, bumubuti na ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa kung saan nasa low risk level na rin ang total bed utilization at intensive care unit o ICU sa mga ospital sa Metro Manila at iba pang lalawigan. Sa kabila nito, iginiit ni Duque na hindi pa rin maaaring ibaba sa pinakamaluwag na alert level 1 ang bansa dahil kailangan pa nito ng mas mahaba pang panahon at dapat na magpatuloy pa ang bumababang bilang ng mga tinatamaan ng nakakahawang sakit. Samantala, sa naging pahayag naman ni infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante, sinabi niyang mas mainam kung mananatili sa alert level 2 ang bansa dahil masyado pang maaga para magpatupad ng mas maluwag na restriksyon. Sa ngayon, target ng gobyerno na mabakunahan ang 90 milyong Pilipino bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Aabot naman sa 2,722 ang naitatalang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa. Kasama na rito ayon sa DOH ang 73%, mahigit 1,000 bagong kaso ng Omicron variant mula sa 1,680 samples batay sa pinakahuling genome sequencing. 1,458 sa mga bagong kaso ng Omicron ay mga local cases mula sa 76 na returning overseas Filipinos habang bine-verify pa ang 35 kaso. Mula sa kabuuang kaso ng Omicron cases ay pinabati ng DOH na siyam na italang patay samantalang 479 o halos 500 ang fully vaccinated, 11 ang partially vaccinated, 5 ang hindi pa bakunado at 2,000 pa ang kasalukuyang bine-verify. Samantala nakapagtala ng Philippine Genome Sequence
sa pinakaunang genome sequencing ng 16 pangkaso ng Delta variant kabilang na ang 2 active cases ng COVID-19. COVID-19 update. Patay kabilang ang isang bagong silang na sanggol dahil sa komplikasyong dulot ng COVID-19 sa Tarlac. Kinumpirma ng Tarlac Provincial Government na isang araw pa lamang simula ng iluwalang ang babaeng sanggol nang bawian ito ng buhay sa bayan ng Concepcion. Residente naman ng Capas ang 52 anyos na lalaking namatay habang ang isa pang COVID fatality ay 68 anyos na lalaki mula Gerona. Ditong linggo ay umabot sa 60 ang panibagong COVID-19 cases sa lalawigan, 249 na recoveries habang 504 ang aktibong kaso. Binigyan din ng Malacanang na maaga pa para sabihin matagumpay ang laban ng Pilipinas kontra COVID-19. Ayon kay Acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles, bagaman may mga pagbabana sa healthcare utilization rate at bilang ng mga aktibong kaso, hindi pa rin dapat magpapakampante ang publiko. Isaan niya sa dahilan kung bakit hindi pa tinatanggal ng pamahalaan ang alert level system sa bansa dahil ngayon pa lamang tumataas ang vaccination rate sa ilang lugar. Ipinabatid pa ni Nograles na kailangan magdoble ingat pa sa at sundin ay pinatutupad na health protocols dahil may banta pa rin ng COVID-19. Hindi mahahadlangan ang pagpapababa ng alert level status kung patuloy na bababa ang COVID-19 cases sa bansa. Ito ang iginiit ni Health Secretary Francisco Duque III matapos muling makapagtala ang Pilipinas ng mababang kaso ng COVID-19 kahapon. Ipinaliwanag ni Duque na kasalukuyang nasa low risk negative 40, 2-week growth rate at moderate risk average daily attack rate na ang Pilipinas. Sa ngayon ay halos 60 milyong Pilipino na ang bakunado laban sa COVID-19. Nilinaw ng isang infectious disease expert na miyembro ng vaccine expert panel na masyado pa maaga kung ibababa sa alert level 1 ang COVID-19 alert status sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Rogin Solante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital, dapat i-monitor kung bababa ang kaso sa loob ng 2 linggo. Sa kayunanya ay dapat munang manatili sa alert level 2 ang National Capital Region, lalo't mataas pa rin ang kasong naitatala maging ang hawaan. Magugunit ang isay na ilalim ang NCR sa Alert Level 2 mula Pebrero a 1 hanggang a 15. Umakyat na sa mahigit 600 ang mga lugar na nakasailalim sa granular lockdown sa Pilipinas. Batay sa ulat ng Philippine National Police o PNP, 384 nito ay nasa Cordillera, 130 sa Ilocos, 77 sa Cagayan, 8 sa Mimaropa at 6 sa National Capital Region. Habang nasa 1,233 naman na individual ang apektado sa naturang restriksyon. Samantala, idineploy naman ang pambansang kapulisan ang nasa 160 personnel at mahigit 400 na multipliers para maipatupad ang mga health protocols sa mga nabanggit na lugar. Inabituan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na iwasang bumili ng COVID-19 medicine sa dibapang mga gamot mula sa fly-by-night store at online seller. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, maaaring mga peke ang mga ibinebenta ng mga authorized retailer. Ito ang inihayag ng Pangulo matapos ang mabala ni Food and Drug Administration Officer in Charge Oscar Gutierrez sa mga naglipa ng illegal online store na hindi lisensyado ng FDA. Samantala, pinag-utos naman ng Pangulo na kay Gutierrez maging sa mga law enforcers na ituro ko ipainom ang mga gamot na nasasabat mula sa mga na-aresto. Really, ipainom mo lahat. Kung Viagra marami, ipainom mo. 10 Viagra kayo. Because we are interested to know what happens to the idiots if they are given the drugs na sila ang mag-inom. Ibigay mo sa kanila, lalo na yung Viagra, paubos ba yung 10 sa bunganga nila? Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa 5 local government unit o LGU ng National Capital Region o NCR ang nakilahok sa pediatric vaccination sa 5 hanggang 11 taong gulang.
Ipinabatid ni Presidential Advisor for COVID-19 Response sa Testing Czar Vince Dizon na sa kabuuang 38 LGUs ang inaasahan na makikilahok sa unang linggo ng pagbabakuna sa nasabing age group. Kabilang ang mga lungsod sa ilalim ng NCR, Region 3 at 4. Sinabi pa ni Dizon na hindi babakunahan ang mga batang walang pahintulot mula sa kanilang mga magulang. Samantalang naturang hakbang ay bahagi ng inisyatiba ng kagawaran para suportahan ang pediatric vaccination ng gobyerno para sa naturang age group. Inihayag naman ng Philippine Pediatric Society na walang naranasang adverse reaction sa mga naturukan ng COVID-19 vaccine sa edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ayon kay PPS spokesperson Dr. Carmela Casala, patuloy na binabantayan ang mga bansang nagsasagawa ng vaccination drive para makita kung may development sa mga ito. Ginawa ni Casala ang pahayag kasunod ng petisyong inihain ng dating broadcaster na si Dominic Almelor at Girly Samonte sa Quezon City Regional Trial Court na umihiling ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa rollout ng pediatric vaccination para sa nasabing age group. Tiniyak naman ni Casala na ang Pfizer vaccine na ginamit sa pagbabakuna sa mga bata ay ligtas at epektibo bago ito mabigyan ng Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration o FDA. Samantala, hinikayat naman ng Philippine Pediatric Society ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak para na rin sa kaligtasan ng bawat isa. Binawi ng Department of Health o DOH ang polisiya na magbibigay ng karapatan sa gobyerno na bigyan ng parental consent ang mga batang gustong magpabakuna kahit ayaw ng mga magulang. Magugunita sa inilabas na memorandum ng DOH noong Enero na kasaad na kapag ayaw ng magulang na pabakunahan ng anak, maaaring tumayo ang pamahalaan sa parents patriae o legal protector at bigyan ng consent ang mga bata na gustong magpabakuna. Gayunman, sa inilabas na revised memo noong Biyernes, kanselado na ang naturang patakaran sa pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11. Inilahad naman ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon na mahigpit na kailangan ng pagpayag ng magulang bago babakunahan ang nasabing age group. Ito ay makaraang maghain ng reklamo ang isang grupo ng mga magulang sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa naturang probinsyo ng kagawaran. Samantala, sa oras na 15 minutos makalipas ang 7 ng umaga, DWIZ! Tanggap muna tayo ng pagbabalita mula sa labas ng impilan. Mga magulang na nagayon ng petisyon para pigilan ng pagbabakuna sa mga batang nasa edad 5 hanggang 11 taong gulang walang sapat na kaalaman sa kahalagahan ng COVID vaccine. Detalye ng balita, Patrol 17, Jopel Peleño. Kulang lamang sa tamang impormasyon ang ilang magulang na naghain ng petisyon para ipatigil ang bakunahan sa mga batang nasa 5 hanggang 11 taong gulang. Ito ang inayag ni Vaccine Expert Panel Dr. Ron Jean Sulante sa ginanap na naging handa briefing. Paliwanag ni Sulante, marahil hindi lang nila batid kung gaano kahalaga ang bakuna para sa mga age group na ito. Dahil base ani sa kanilang nakikita, kabilang ang mga batang ito sa mga target ng COVID-19 na kapag nakahawa, tiyak na malala o severe infection ang mararanasan, lalo na kung unvaccinated ang makakapitan. Kaya naman maaari aniyang mas paigtingin pa ang pagbibigay sa kanila ng tamang kaalaman hinggil sa importansya ng COVID-19 vaccine sa mga panahong ito. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Toro Lakas, DWIZ. Samantala, muling sinupalpal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tumatangging magpaturok ng anti-COVID-19 vaccine. Sa kanyang Talk to the People, aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya malulungkot o walang pagsisisihan kung mamamatay o namatay sa COVID-19 ang mga kontra sa bakuna. Tugon ito ng Pangulo sa ulat ni Health Secretary Francisco Duque III na 93% ng mga binawian ng buhay ay unvaccinated. Iginiit ni Pangulong Duterte na masakit man anyang sabihin pero walang dapat sisihin kung mamatay sa COVID-19 ang mga hindi bakunado dahil desisyon nila ito sa kabila ng paulit-ulit na paghihikayat ng gobyerno. I'm warning you, huwag kayong magpampiyansa ka. Sabihin wala na, hindi na kailangan ang bakuna. Well, when you die, ay ka na, pag namatay kayo,
at hindi kayo bakunado. Well, bigyan ko sa'yo good riddance. Eh, ayaw ninyo. Gusto mong mamatay? Eh, di, sige. Maglakad-lakad ka at if you get contaminated, you will be awfully very, very sorry for yourself and your family. Yan lang sa mga taong ayaw. Hindi ko gusto, I don't know, kung anong gusto ninyong... Bahagi ng Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Oras! DWIZ! 8:00 makalipas ang 7 ng umaga. IZ! IZ Balita! IZ Balita Nationwide! Nationwide! DWIZ! Balita, hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. IZ! IZ Balita! IZ Balita Nationwide! Nationwide! Sandali makalipas ay 7 ng umaga. DWIZ! Ito pa rin po ang IZ Balita Nationwide. Kami pa rin po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako naman, J. Mark Dagalan. Nasa kamay na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang listahan ng mga individual na hindi pa bakunado kontra COVID-19 sa 12 rehiyon sa bansa. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, ang naturang listahan ay magiging batayan para sa gagawing vaccination strategy sa mga lugar. Sinabi na naitala na ang karamihan sa mga may mababang vaccination rollout na galing sa malalayong lugar sa Pilipinas. Anya, nakipagpulong na rin siya sa mga lokal na pamahalaan para talakayin ang vaccination performances. Samantala, binigyan rin ang ahensya ang mga LGU kung ilan ang kanilang kailangan na mabakunahan upang mas mapadali ang bakunahan sa naturang mga lugar. Nilinaw ng Department of Health na ang lahat ng individual na nakapag-generate na ng kanilang digital COVID-19 vaccine certificate sa VaxCert PH ay dapat mag-request ng panibagong version. Dahil sa updated features, sinabi ng DOH na maaaring i-regenerate ang code sa vaxcert.doh.gov.ph o magtungo sa lugar na pinagbakunahan. Kalakip sa VaxCert PH ang personal data ng holder, brand at lot number ng bakuna, lugar at petsa ng vaccination. Samantala, mayroon ding QR code na gagamitin sa Vaccination Information Management System at maaari rin itong gamitin digital proof of vaccination sa mga magtutungo sa ibang bansa. Ni Interior Secretary Eduardo Anyo na malabo pang maipatupad ang no booster card, no entry policy sa mga establishmento. Ayon sa kalihim, posibleng muling bumagsak ang ekonomiya ng bansa kung ipipilit ang pagpapatupad ng naturang polisiya kahit kalahating milyong Pilipino na sa Metro Manila ang nananatiling unvaccinated. Sinabi ni Anyo na kailangan munang makumpleto ang pagbabakuna ng, sa publiko bago ipatupad ang naturang panuntunan. Bukod pa riyan ay hindi pa rin naman ito na pag-uusapan sa pulong na Interagency Task Force o IATF. Ikakasa ng Rural Health Unit ang mobile vaccination sa Castillejo, Zambales para sa mga bedridden senior citizens at iba pang individual na nakaratay dahil sa karamdaman. Magsisimula bukas, Pebrero 9, ang pagbabakuna bilang tugon sa pagpapataas ng vaccination rate ng bansa. Para sa mga nais magpabakuna kontra COVID-19, maaaring makipag-ugnayan at magpalista sa mga barangay o kaya ay direktang tumawag sa hotline na 0938-1902-359 para mapuntahan ang vaccination team. Alas 7:23 sa umaga. DWIZ! Labas muli tayo ng himpilan. Dayuhan na bakunado na kontra COVID-19, hindi isinailalim sa quarantine sa mga hotel o simula sa Pebrero at 10. Abay, mga vaccinated na ho yan na mga foreigners ha, hindi na raw kailangan i-quarantine. Patrol 45, Rulis Pera sa detalye. Hindi na dadaan sa quarantine facility ang sinumang dayuhan na darating sa bansa at ito ay bakunado na. Sangayon sa Cebu Pacific, ito ay matapos ngang magpalabas ng kautusan ng IATF kung saan ang mga dayuhan na darating sa bansa simula sa Pebrero 10 na bakunado na ay papayagan ng makapasok sa bansa nang wala ng quarantine hotel o hindi na daraan sa quarantine hotel.
itong sinabi ng Cebu Pacific, at kailangan din anya ay magpakita sila ng negative RT-PCR test sa sandaling sila ay mag-check-in sa kanilang bansam na panggagalingan. Paalala ng Cebu Pacific, ang mga pasahero ay kailangan magpakita ng kanilang kumpirmadong vaccine card sa kanilang bansa na sila ay binakunahan upang ma-check na sila ay susunod sa kautusan ng ating pamahalaan sa quarantine protocol. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulas ng Pilma Ito, Lakas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Maaari nang makapasok sa Taiwan ang mga OFW simula 15 ng Pebrero. Ayon ito kay MECO Resident Representative at Chairman Wilfredo Fernandez, matapos magpasalamat sa mga opisyal ng Taiwan, gayon din sa business leaders dito sa patuloy na pagtitiwala sa galing ng mga Pinoy workers. Gayunman, sinabi ni Fernandez na mahigpit pa rin ang paalala nila sa mga OFW na sundin ang mga patakaran sa Taiwan bilang pag-iingat sa COVID-19 tulad ng pagdadala ng vaccination cards, negative RT-PCR results at pagsasailalim sa mandatory quarantine. Kasabay nito, ipinabatid ni Fernandez na ang mga recruitment agency ang dapat magbayad sa pre-deployment pandemic fees ng mga OFW na magtutungo sa Taiwan. Samantala, umabot na sa 62 mula sa 101 licensure examinations ang isinagawa ng Professional Regulation Commission o PRC noong 2021. Kumpara ito sa 11 mula sa 85 examinasyon noong 2020. Aminado si Professional Regulation Commission Chairman Teofilo Pilando Jr. na hindi naging madali pang pagsasagawa ng mga examination sa nakalipas na taon dahil sa COVID-19 pandemic at pabago-bagong community quarantine classifications. Gayunman, kahit paano anya ay mayroon pa rin mga naisakatuparang licensure examination ang kanilang ahensya. Ito ay sa tulong ang napakikipag-ugnayan, tulungan at pag-aproba ng national at local IATF local government units at iba pa ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. 6 na individual matapos magpositibo sa kolera na isang uri ng bakterya kung saan tinatarget nito ang intestine ng isang tao. Base sa mga samples na sinuri ng Department of Health o DOH, 471 ang nagpositibo sa nasabing diarrhea mula sa bayan ng Caraga, Davao Oriental, kabilang na dito ang 6 na nasawi. Naglagay na ng karagdagang mga doktor at nurse at iba pang mga tauha ng Local Government Unit o LGU para matugunan ang pagkalat ng sinasabing waterborne disease habang magsasagawa na rin ng survey sa kada bahay para masuri ang hydration status ng mga residente. Sa ngayon, nasa 230 ang kasalukuyang naka-admit sa iba't ibang ospital. Dahil dito, naglungsad na ng massive emergency health response ang rehiyon para maaksyonan ang kasalukuyang cholera outbreak habang plano ding magdeklara ng state of calamity upang tugunan ang pangunahing problema ng mga residente. Napanatili naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang very good net satisfaction rating na batay sa pinakabagong social weather station survey na isinagawa noong Disyembre 2021. Ayon kay SWS President at CEO Linda Luz Guerrero, nasa positive 60 ang nakuhang rating ni Pangulong Duterte. Kumpara ito sa 52% noong Setyembre 2021 pero mas mababa ng 19% noong Nobyembre 2020. Sa kabila nito, may tuturing anyang nasa honeymoon period pa rin si Pangulong Duterte kahit ilang buwan na lamang bago matapos ang termino nito. Mahigpit ang panuntunan ng COMELEC para sa mga national candidate na magsasagawa ng mga aktibidad sa pagsisimula ng kampanya ngayong araw. Ayon kay COMELEC Director Eliza David, kailangan munang mag-apply ng authorization sa mga tanggapan ng komisyon ng mga kandidato bago mangampanya, caravan, meeting the advance, rally, motorcade at iba pa. Pinalalahanan din ng mga lokal na opisyal na tiyaking na susunod ang mga guideline ng COMELEC para sa ligtas at maayos na pangangampanya at maiwasang maging super spreader event ang mga nasabing aktibidad. Una nang inilabas ng poll body ang mahigpit na mga panuntunan para sa pangangampanya ng mga kandidato gaya ng pagbabawal na makipag-selfie, makipagkamay sa mga botante at pagpasok sa mga bahay bilang pagsunod sa minimum public health standards.
WIZ Bantay Halalan Coverage. Oras sa Bunga Bulang Pilipinas, mga kaibigan, alas 7:30 na ng umaga. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Alas 7:34, ito pa rin po ang IC Balita Nationwide. Kami pa rin po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, si Joanna Lee. Ako naman, J. Mark Dagala. DWIZ Bantay Halalan Coverage. Kasabay ng opisyal na pagsisimula ng campaign period ngayong araw para sa national positions bilang bahagi ng 2022 elections, kahit may COVID-19 pandemic, aarangkala na rin ngayong araw ang kaliwatka ng proclamation rally sa mga presidential, vice presidential at senatorial candidates. Alas 4:30 na mamayang hapon sisimula nila Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong ang kanilang proclamation sa Bonifacio Shrine sa Luton, Maynila. Alas 5:30 naman ang rally nila Vice President Lenny Robredo at Senator Francis Pangilinan kasama ang kanilang senatorial bet sa Magsaysay Avenue, Naga, Camarines sa Sur. Samantala, alas 6 naman hanggang alas 9 ng gabi ang proclamation rally nina Labor Leader Leody de Guzman at dating Akbayan Party List Representative Walden Bello sa Bantayog ng Mga Bayani sa Quezon City. Pasado na ang inaasahang pinakamalaking proclamation rally nina Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at katandem na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte na idadaos sa Philippine Arena sa Santa Maria, Bulacan ngayong Martes. Inaasahang dadaluhan ito ng mahigit 25,000 taga-suporta ng BBM Sara Uni Team. Aabot sa 55,000 ang kapasidad ng nasabing arena, pero dahil sa pandemya ay kalahati lamang ang papayagang makapasok sa lugar, kasunod na rin ang ipinatutupad na health protocols. Mag-uumpisa ang proclamation rally ng BBM Sara Uni Team dakong alas 4 ng hapon at matatapos naman ang alas 7 ng gabi, kung saan inaasahang sisentro ito sa proklamasyon ni Marcos at Duterte. Inaasahan din ang formal na proklamasyon sa senatorial slate ng Uni Team na kinabibilangan ni Senator Sherwin Gatchalian at Juan Miguel Subiri at dating Defense Secretary Gilbert Teodoro. Kasama rin sina dating Public Works and Highway Secretary Mark Villar, dating tagapagsalita ng Malacanang na si Harry Roque, Representative Loren Legarda, dating Senador Jingoy Estrada, Representative Rodante Marcoleta, dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, abogadong si Larry Gadon, at dating Senador at Information and Communications Technology Secretary Gregorio Gringo Honasan II. Mula pa noong Sabado ay abala na ang mga supporters at volunteers sa pag-aayos ng lugar upang matiyak na magiging maayos ang naturang okasyon. Ayon sa mga event organizer ng Uni Team, tanging mga fully vaccinated individuals ang papayagang makapasok. Sinabi ng ilang political analyst na ang tambalang Marcos Duterte ang team to beat sa May 2022 base na rin sa pinapakitang suporta ng publiko at mga resulta ng mga respetadong survey company kung saan patuloy na namamayagpag ang BBM Sara Uni Team. Samantala, health protocols siniyag na obserbahan sa mga magiging aktibidad ng mga kumakandidatong senador sa pagsisimula ng kampanya ngayong araw. Detalye ng balita, Patrol 19, Celie Ortega Bueno. Kanya-kanya na aktibidad sa pag-umpisa ng kampanya ngayong araw ang mga senador na tumatakbo sa national position. Tiniyak ng mga senador na kanilang i-obserba mga health protocols at mga patakaran ng COMELEC sa panahon ng kampanya. Ang tambalang Lacson Soto na ilulunsad sa Cavite, ang tinaguriang The Land of the Brave ay aatasan ng mga dadalo na magpakita ng vaccine card. Aatasan din ang publiko na dadalo sa aktibidad ng tambalang Lacson Soto na i-obserba ang physical distancing, ang mga public health safety protocols sa tulad ng social distancing, pagsusuot ng face mask at rapid antigen test kung kinakailangan. Si Senator Manny Pacquiao naman na tumatakbo sa pagkapangulo ay sa General Santos City ang opening salbo ng kanyang kampanya.
ititigil na ni Senator Pacquiao ang pamimigay ng pera ngayong umpisa na ng kampanya dahil ito isa sa mga mahigpit na pinagbabawal ng Commission on Elections. Magsasagawa ng caravan at proclamation rally sa Oval Stadium ng Jensen ang tambalang Pacquiao at Willie Ong. Si re-election ni Senator Joel Villanueva naman ay virtual ang magiging aktibidad sa pag-umpisa ng kampanya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impila metodong nakas sa DWIZ. DWIZ, Bantay Halalan Coverage. Sa bisperas ng opisyal na pagsisimula ng campaign season ng mga national candidates sa May 9 elections, wala pa rin susuportahan si Pangulong Rodrigo Duterte na kandidato sa pagkapresidente. Ito ang inamin ni Pangulong Duterte sa kanyang Talk to the People kahapon. Ayon sa punong ehekutibo, halos lahat ng tumatakbo sa pagkapangulo ay humiling na suporta sa kanya. Gayunman, kung mayroon naman anyang matibay na dahilan upang magbago ang kanyang desisyon, maaaring magbigay siya ng suporta sa isang kandidato. Candidate. But until now, wala akong makikita na danger. Eh, may iba kasi dyan na may ideology ang nakasabit. All of them are, I would say at this time, they are all qualified. O kung sino man sila, those running now are qualified to be president. I hope so. But okay man ang tingin ko sa kanila. Except for a few misgivings about the danger of falling into the hands of or getting into a trap with the communists. Bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, iniurong ng COMELEC o Commission on Elections ang kanilang presidential debates o national debate para sa mga tumatakbo sa pambansang posisyon sa unang linggo ng buwan ng Marso. Ayon kay COMELEC Director Eliza David, patuloy pang pinaghahandaan ng ahensya ng poll body ang naturang debate kung saan pinag-uusapan ang proseso para rito. Bukod pa riyan, mayroon din silang mga guidelines sa pinaaprubahan sa COMELEC and Bank na inasa maaprubahan ngayong linggo. Matatandaang ikakasal ng COMELEC ang hybrid debate kung saan ang mga kandidato ay magaharap-harap habang virtual naman ang panonood ng mga supporters bunso na rin ng COVID-19 pandemic. Nilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi na muling mag-iimprenta ng panibagong balota sakaling magkaroon ng mga diskwalipikadong kandidato sa nakatakdang halalan sa Mayo. Ito ang inihayag ni COMELEC Director Eliza David sa kabila ng mga nakabingbing disqualification case laban kay Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, anya ay tuloy-tuloy ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin para sa halalan sa Mayo 9. Samantala, kaugnay naman sa tanong kung mayroon nang pa siya ang COMELEC First Division, sa naturang kaso, aminado si David na naghihintay pa sila kung kailan ito ilalabas. Nadagdagan pa mga grupo nagpahayag na suporta sa kandidatura ni Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y matapos tagdaan ng ilang leader ang ng iba't ibang samahan ang isang manifesto na naglalayong tiyakin ang tagumpay ni BBM sa darating na May 9, 2022 national elections. Ilan sa mga samahang dumalo sa pulong na ipinatawag ni Colonel Eric Bautista, dating hepe ng Makati City Public Safety Department o MAPSA, ay ang mga pinuno ng matrified na asosasyon ng mga tricycle drivers, ang United Transport Federation of Makati, nasamahan ng mga jeepney drivers at operators, Pedicab Association, Night Riders Nation, at iba pang Market Vendors Association. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga pinuno ng Alpha Phi Omega Makati Chapter, Tau Gamma Phi Makati Chapter, Alpha Kappa Rho Makati Chapter, Guardians Makati Chapter, ASAP Makati Chapter, at Lex Leonum Fraternitas, isang grupo ng mga volunteer lawyers na sumusuporta kay BBM. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff at tagapagsalita ni Marcos, na siya rin magiging panauhing pandangal sa isinagawang pagpupulong sa Pasig City nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Rodriguez, ang overwhelming na suporta na ibinigay ng iba't ibang grupo at samahan ay lalong magpapatibay at nagpapalakas sa panawagang pagkakaisa ni Marcos na siyang magiging daan sa pagbango ng bansa.
lalaki ang patay sa pamamaril sa bayan ng Santa Margarita, Samar. Kinilala ng Police Regional Office 8 ang mga nasawing sina Ernesto Doynog, Junjun at Pedi de Bourbon, habang sugatan sina Ronnie Medoranda at Jerry de Bourbon. Batay sa investigasyon, lula ng motorsiklo ang mga biktima sa Barangay Rojas nang tambangan sila ng mga armadong lalaki. Ayon sa PRO 8, ang mga suspect ay pawang miyembro ng Managaysay Private Arm Group na binabantayan ng mga otoridad sa Samar. Ito ay makaraang makilala umano ng isa sa mga biktima ang mga armadong lalaki. Naganap ang insidente sa kabila ng umiiral na election gun ban kasabay ng opisyal na pag-arangkada ng campaign season bilang bahagi ng 2022 elections. DWIZ Bantay Halalan Coverage. Samantala, inilarga na ngayong araw na ito ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito na ang ika-anim na linggong magpapatupad ang oil price hike ang bansa. Magpapatupad ang kumpanyang Pilipinas Shell, Petron Corporation at Sea Oil, PTT Philippines, Total Philippines, Uni Oil, Petrogas, Phoenix Petroleum ng piso at 5 sentimo sa kada litro ng gasolina habang nasa 7 at 20 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Piso at 25 sentimo sa kada litro ng kerosene. Nagpatupad din ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa kalitulad na halaga ang kumpanyang Caltex. Nagsimula ang oil price hike ng kumpanyang Caltex kanina alas 12 ng hating gabi habang nagsimula ang taas presyo kaninang alas 6 ng umaga sa ilang kumpanya at mamaya alas 4 naman ng hapon ang kumpanyang Clean Fuel. 7:44 ng umaga, muli tayong tumanggap ng pag-uulat sa labas ng himpila. Problema ng 1,000 manggagawa sa Eastern Visayas nalutas na ng... Ulat-ihatid ni Patrol 5, Aya Yupanko. Kinumpirma ni Labor Secretary Sylvester Bebot Bello III na nalutas na ng Department of Labor and Employment o DOLE yung suliranin patungkol sa mga hinahabol na benepisyo ng 1,000 manggagawa sa Eastern Visayas. Ayon kay Bello, nakatanggap na rin ang money claims na nagkakahalaga ng 15.6 million ang mga nasabing kawani matapos ng matagumpay na pagresolba sa mga usapin. Isinagawa ang pagbusisi sa mga labor dispute o request for assistance o RFA sa pamamagitan ng programang Single Entry Approach o SENA ng Labor Department. Ang SENA ay administratibong paraan ng mabilis, walang kinikilingan, mura at madaling pang-aayos ng lahat ng usapin sa paggawa upang maiwasan na maging ganap na kaso sa paggawa. Karamihan sa mga tinanggap na RFA noong 2021 ay reklamo sa kakulangan ng pagbabayad ng sahod, hindi pagbibigay ng 13-month pay, holiday pay at iba pa. Ito pa round number 5 ay upang nagulat, siyempre na matadal lakas, DWIZ. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nasangkot sa ilegal na droga, arestado. Detalye ng balita, Patrol 13, Gilbert Perdez. Nadakip sa anti-criminality operation ng mga otoridad ang 6 na individual sa Barangay Buli sa lungsod ng Mutilupa. Kinlala mga naaresto na sina Ronaldo Rongavilla, Jerry Rongavilla, Reggie Paloma, Rodrigo Rongavilla, JP Rongavilla at isang Delia Sarmiento. Maliban sa ilang piraso ng drug paraphernalia, nasabat din sa operasyon ang may gitapat na 1,000 pisong halaga ng munisibo. Maharap ang mga suspect sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Patrol 13, Gilbert Tardes, nag-ulat para sa pilang may todong lakas. Dito ang RIZ. Marangkada na ang 12-week food distribution program ng Ayala Corporation sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay President at CEO Paolo Borromeo, tinawag nila itong Brigadang Ayala Kaakay na nagdala yung matulungan ng mahigit 10,000 pamilyang Pilipino. Isa na gawa aktibidad sa Our Lady of La Paz sa Paris sa Flor de Lis, Makati, kung saan tumanggap ang bawat pamilya ng 1,000 supply ng bigas, gulay, dilata at tinapay. Nagpasalamat naman ang mga nabahagi na ng tulong, lalo't hirap sila ngayong pandemya. Oras! DWIZ! Alas 7:47, 13 sandali bago ang alas 8. IZ Balita Nationwide. Balita sa labas ng bansa. Thank you.
Siyam na sandali bago ang alas 8 na umaga, alas 7.51. God Save the Queen. Kasabay ng 70 taon sa trono, tiwala si Queen Elizabeth II na magiging tapat si Duchess of Cornwall, Camilla Parker Bowles, na asawa ni Prince Charles bilang Queen Consort kapag naging hari na ang kanyang anak. Ang mensahe ng Reyna ay isinagawa kaalinsabay ng pagdiriwan ng kanyang 70 taong anibersaryo sa trono. Maasa si Queen Elizabeth II na susuportahan ng publiko ang Duchess of Cornwall. Samantala, natutuwa naman at na antig si Prince Charles at Duchess Camilla sa naging pahayag na ito ng Reyna. Nabatid na bahagi rin na naturang selebrasyon ang pag-imbita o pag-anyaya ng ilang mga lokal na grupo sa Sandringham Estate. Ang Sandringham Estate ay ang personal na tahanan ng Royal Family sa Inglaterra. Dekada 50 nang umupo sa trono si Queen Elizabeth sa edad na 21. At siya ay nanunungkulan na makalipas ang ilang mga pangulo at mga santo papa sa buong mundo. Balitang pangkalusugan. Malunggay sa pinakamasustansyang gulay. Nagtataglay kasi ito ng carbohydrates, phosphorus, calcium at iron na nakakatulong para mapatatag o mapatigas ang ating mga buto para labanan ng osteoporosis. Mayroon din itong protein, potassium, vitamin A at C na malaking tulong para labanan ng stress at nagpapabagal sa ating pagtanda. Bukod pa dyan, malaking tulong din ito upang maiwasan ang pagiging anemic o kulang sa dugo ng isang tao at madalas din itong kinakain ng mga breastfeeding women. Sa entertainment o trending news, may bagong miyembro ang Kardashian Jenner family. Ito'y matapos isilang ng billionaire makeup mogul na si Kylie Jenner ang ikalawang baby nila ng rapper na si Travis Scott. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Kylie ang isang black and white photo ng kamay ng kanyang baby number 2. May caption din itong 2222. Kasama ang isang blue heart emoji na nangangahulugang nanganak siya noong February 2, 2022 ng isang baby boy. Magugunit ang inanunsyo ni Kylie ang kanyang pagbubuntis noong Setyembre. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Okay, joining us this morning, the GM of Eagle Ridge Golf and Country Club, Boy Blue Ocampo. Boy Blue, we just finished playing here. You had an excellent course. You know, we talked to each other about 2 years ago, and you said that you're going to spruce it up. You've done even better. Congratulations. Hi, Anthony. Thank you. Good to be back. You know, it's a very big challenge, especially now it's in-house. We have our ups and downs. The challenge is because the budget is quite tight, but, you know, members are happier. And believe it or not, we're really hoping that the tourists, you know, the government allows the tourists to come in so we can pour in or get in more budget so we can bring the course up to 10 and probably better. Well, fantastic job so far because, you know, you hit the pandemic, but at the same time, you took advantage of the pandemic by making sure that when the golfers do come back after the pandemic, the course is in great shape. Yep. You know, as I mentioned, budget is quite tight, but during the pandemic, we took advantage. There were not much players or players were not allowed. So extra gastos because we had to pay hazard pay to all these workers that are helping us. So that helped us a lot. And the four courses are, you know, it's getting there. I would say we're about 6, 7, 8. And hopefully once the Koreans come in or the tourists come in, we're going to get more budget and try to bring it up to tip-top condition like when the Eagle Ridge started 20 years ago.
Yep. So the plans obviously is to be able to make it even better. What can the members, and of course even a lot of the guests that want to be able to come over here, what can they expect from the newly refurbished Eagle Ridge? We're hoping, you know, to get a lot of tournaments to be played here. Eventually. Well, we're in alert level 2 now. If I'm not mistaken, we're being allowed. So, and expect a better course. The original grass of our greens are, it's hard to maintain. It's all, if I'm not mistaken, two or three courses have different types of grass. But we'll probably maintain Zoysia because that's original Manila grass, to maintain it easier. So expect slowly but surely for the next 6 months to a year that we'll be back in the map again of golfing in Asia. Thank you, Boy Blue. For all your inquiries, give them a call at 0917-529-1809 or check out their website, eagle-ridge.com.ph, or check out their Facebook, Eagle Ridge Golf and Country Club. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Paso na niyo po, matodong lakas na pagbabalita na napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ito po ang DWIZ may todong lakas. Balitang sigurado. Kapag sa servisyo. Sa komentaryo, numero 1. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po, si Joanna Luna. Ako naman, J. Mark Dagala, Susan Lagad, Boss Conrad Banal, Attorney Trixie Cruz Angeles, at Kong Jonathan Dela Cruz Carambola sa DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide.